Isang mapagpalang araw na naman mga boss. Basic na kaalaman muna ang aking i-share sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa ating piston. Ano ba ang nagbibigay ng lubrication at cooling ng ating piston sa time na ito ay naka-under na or nasa optimal operating temperature na ang makina? Lingid naman sa ating kaalaman mga boss na ang piston ang siyang nag-hold ng stress at pressure na nagmula sa ating combustion chamber during power stroke or expansion stroke. So sa madaling salita, isa ang piston sa may pinakamainit na part sa ating makina. Besides sa coolant na siya nagpapalamig na ating makina mga boss, ay meron ding sariling cooling ang ating piston. Ito na mismo ang oil na siyang naglulubricate dito. Kaya malaki ang papel na ginagampanan ng pisa na to para lang ma-maintain ang init ng ating piston at para ma-prevent na rin ang tears and wears nito. Marami ang terms ng pisa na to mga boss, pero most likely itong narinig sa tawag na piston oil jet cooling or piston oil thrower. Nakaposisyon ito sa ilalim ng ating liner at nakakabit sa ating block. Nakasentro ito sa ating connecting rod journal kung saan ang nozzle nito mga boss ay nakaposisyon mismo sa butas ng ating piston dito sa bandang ilalim nito. So siguraduhin mo lang na tatama talaga ang nozzle nito sa butas, dahil kung nagkataon na wala ito sa tamang posisyon mga boss ay hindi ito tatama mismo sa loob ng ating piston oil gully race na siyang dahilan ng maagang pagka-damage ng ating piston, ng ating piston ring at mismong liner. So makikita nyo naman mga boss kung paano niya nilulubricate ang ating piston. Kasama na rin dito ang ating piston pin at pati na ang kanyang bushing. So sa movement ng ating piston na up and down, sinisiguro ng oil jet cooling natin na tatama talaga ang ating oil sa loob ng ating piston. Kaya kung nag-overhaul ka man ng makina, siguraduhin mo na walang dumi, walang bara at walang yupi ang butas ng ating jet cooling. At lagi mo rin ilagay sa iyong isipan na isa ang parts na to na dapat mong masuri at tignan. Ngayon ay ating titignan ang pinaka-basic na diagram sa lubrication system ng ating makina. Ang oil strainer ang ating pinaka-starting point. Mula dito, ihigupin ang ating oil ng ating oil pump. Sinisiguro ng ating oil strainer na hindi makapasok ang mga malalaking debris at mga dumi na nagmula mismo sa ating oil. Pagkatapos mag-suction ng ating oil pump, ay tatapon niya ang oil dito sa kanyang discharge port patungo naman dito sa oil regulator. Nire-regulate naman ang oil regulator ang tamang pressure ng oil patungo naman dito sa ating oil filter. Ang oil filter naman ang siyang bahala sa mga maliliit at pinong-pino mga dumi at debris na mula sa ating oil. Sinusiguro nito na malinis na talaga ang oil na dadaan sa ating cylinder block na siyang magbibigay ng lubrication sa ating crankshaft, sa ating piston at sa ating mga journal. Dito ay makikita na natin mismo ang function ng ating piston oil jet cooling. Sinusuplayan nito ang ating piston, ating piston ring, ang ating bushing, piston pin at liner. Mula dito ay dadaan ang ating oil sa oil passage ng ating cylinder head patungo naman dito sa ating camshaft, sa ating bulb, sa ating bulb spring or sa ating rocker arm, sa ating mga tapit or mga push rod. Pagkatapos ay magdi-drain ng oil pabalik dito sa ating oil pan. Sa tulong naman ng mga butas mismo ng ating cylinder head at ating cylinder block. At pabalik-balik na ang cycle na yan mga boss. So, take note ko sa inyo na meron pala mga piston na walang oil jet cooling. Ang tanging lubrication na magsusupply sa ating piston ay dadaan dito sa ating connecting rod. Ang connecting rod bearing at saka connecting rod arm ay mayroong oil passage or butas mga boss na dito dadaan mismo ang oil patungo sa ating piston, piston ring, piston pin at bushing.